Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito pong ating weather update ngayong araw, October 23, 2021. Yung sa mga ng panahon o yung low pressure area, no? Dito nga po sa may eastern section ng ating Mindanao, ito nga po ay namataan ayon sa ating Japan agency. Yung pinakasentro po niyan ay nasa layong 198 km east of Davao region. Ito nga pong LPA, kung mapapansin natin, ano, ay nakaka-apekto na nga po sa malaking bahagi ng ating bansa. Hanggang dito po yan sa may Bicol region at sa may Palawan. At kung mapapansin natin, meron tayong umiiral pa rin na ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone na nakakadagdag po ng pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. At dito naman po sa ating sa extreme northern Luzon, nakaka-apekto naman po yung ating northeasterly windflow, kung saan nga may posibilidad ng pag-ulan sa may Basco, Batanes. At meron pa naman tayong isang low pressure area na binabantayan. Dito po yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ay nasa layang 1,951 km ng Eastern Visayas. At as of now po, no, ito po ay mababa ang tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero ito po ay may potential maging isang tropical depression. Pero ito po ay patungo sa silangan ng ating Japan. At bumalik naman tayo dito sa ating low pressure area na kung nasaan nga dito sa may Mindanao. Ito nga po ay may posibilidad na tatawid lamang po ng ating kalupaan at paglabas po niyan ng landmass ng ating bansa. Ito nga po ay may posibilidad na maging isang tropical depression pag nandito na po yan sa Sulusi. At ito nga po ay kung sakaling magiging isang ganap na bagyo, ito nga po ay tatawaging si Bagyong Odette. Check natin yung ating satellite image. Kung mapapansin nga po natin, ano, makakaranas po ng pag-ulan sa may Basco, Batanes, sa may Babuyan Island. Dala-dala po yan ng ating northeasterly windflow. At dito naman po sa may Luzon, magiging maganda naman po ang lagay ng panahon, maliban lamang po, no, yung ating isolated rain shower. Dumako naman tayo sa may Metro Manila, kung saan nga nakaka-apekto yung ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. At may posibilidad nga po yung ating localized thunderstorm, guys. Iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan. Sa may Bicol region, kung mapapansin nyo nga po, no, nakaka-apekto yung ITCC at yung low pressure area. Sa ngayon nga po, mga oras na to, posibleng nga po nakakaranas na ng pag-ulan dito po sa may Legazpi. At pagdating naman po dito sa may Mindoro province, ano, ito po ay magiging maganda pa rin naman ang lagay ng panahon sa mga oras na to, pero mamaya po ay makakaramdam na po sila ng mahina at katamtaman na pag-ulan. Dumako naman tayo sa ating Visayas area kung saan nga po nandito yung ating low pressure area, yung kaulapan. May posibilidad nga makaranas ng mga pag-ulan dito nga po sa may Tacloban, sa may Silago, sa may Calbayog, sa Roja City, sa may Kabangkalan at Dumaguete. Maging dito po sa may parte ng Bohol ay makakaranas po tayo dyan ng mga pag-ulan. Kaya iba yung pag-ingat sa ating mga kababayan. Dahil may posibilidad yung pagbaha lalo in times of heavy rain. Dito naman po sa may Mindanao, kung mapapansin natin, makakaranas din ng mga pag-ulan. Dito po yan sa may Dipolog, sa Pagadian, makakaranas ng malakas na pag-ulan. Dito po sa may Zamboanga Peninsula, makakaranas din po tayo ng malalakas na pag-ulan pati po sa may Hulo. So may General Santos City naman, may posibilidad tayo makaranas ng pulupulong pag-ulan at maging dito po sa may Davao, sa Manay, Bislig at maging dito po sa Kabadbaran. Dumako naman tayo sa Palawan kung saan nga po naapektuhan din ng ating ITCC at ng ating low pressure area.
itong Puerto Princesa, Palawan, sa may Batarasa, sa Taytay. Makakaranas po tayo dyan ng masungit na panahon at yung ating pag-alon ng dagat. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan na nasa Palawan. Dumako naman tayo sa ating advanced weather forecast. By October 24, makakaranas na po tayo ng heavy rainfall dito sa may Palawan at hanggang dito po yan sa Southern Luzon, makakaranas po tayo ng masungit na panahon. At habang yung isang low pressure area naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay bahagyang nag-i-intensify. By October 24 ng alas 2 ng hapon, posible nga lumabas ng landmass itong pinakasentro ng low pressure area. At by October 25, ito nga po ay may posibilidad na mag-intensify into tropical depression. By October 25 ng ating ng hapon, ng alas 2, ito nga po ay nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility at ito nga po ay posible na nga po maging si Bagyong Odette. By October 26, ito nga po ay posibleng nakalabas na ng ating bansa at yung kaulanan ay maapektuhan pa rin yung Palawan at pati Southern Luzon. At ito na nga, ito naman pong isang sama ng panahon, no, nasa labas pa rin ng ating bansa. At ito nga po ay may posibilidad na paangat. Dito po yan sa may silangan ng Japan. By October 27, papansin nga po natin, patuloy po nag-intensify itong sama ng panahon sa labas ng ating bansa. By October 28, papansin natin makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. By October 29, papansin nga po natin yung ating bagyong Odette ay naglandfall na dito sa may parte ng Vietnam. At kung mapapansin nga po natin, itong isa pang sama ng panahon ay andito pa rin sa labas ng ating bansa. At ito nga po ay andito lang sa may gilid ng ating power line. By October 30, mapapansin nga natin tuloy-tuloy pa rin tayong makakaranas ng pag-ulan. By October 31, mapapansin na natin ano, na bumubugso na nga po yung ating amihan, may posibilidad nga po yung amihan ay bumugso na, no? Ito po ay antabayan na natin dahil ito po ay advanced forecast ng ating European Center. Sa ngayon po, ito pa lang po yung available update natin o data na nakuha dito po sa ating mga agency. Kaya manatili tayo nakatutok dito po sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga next possible scenario or yung mga posibilidad na pagbabago dito sa minomonitor natin ang mga sama ng panahon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.